Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's kung June 4, so anong araw na ba ngayon? June 5? So kung sa bagay tama lang. Anyway, birthday nga ni Joshua Aquino of course, ang panganay ni Chris Aquino at bongga ang bilis ng panahon. 28 years old na siya na nakakaloka, parang kailan lang. Ako talaga sa totoo lang, talagang ramdam ko na ang pagtanda dahil sa mga eto nga, sa mga situation, yung mga nakita ko mula noon. Kasi ako syempre, nakita ko na si Chris Aquino na nabuntis. Nakita ko nga siya na hindi buntis, di ba? Doon nag-start yung pagkakakilala namin. Nakita ko siya na para nadalaga, na yun nga tops. And then, nakita ko siya, nakasama ko siya na buntis. And of course, ayan, pinanganak si Joss. And then yun nga, again, uulitin ko, naka-attend ako ng binyag ni Joss. Yung mga ganong tipo, pati sa reception. So, ganon yung mga na-witness ko. Kaya pag nakikita ko nga, oh my God, ganon na talaga katanda. At hindi na maididenay yan. Ano. So, anyways, ayun nga, syempre na si Joss ay nasa Pilipinas at si Chris ay nasa Amerika pa rin kasama si Bimby. Kaya miss na niya ang kanyang panganay at di nga niya nakasama ngayong birthday. Pero kahit masama ang kanyang pakiramdam, talagang lumabas siya, nag-mall siya or nag-shopping siya para personal na piliin kung ano ang bagay at gusto ng kanyang anak. So, bongga pa rin, di ba, kahit masama ang pakiramdam, ginagawa pa rin niyang responsibilidad or obligasyon niya bilang nanay, lalo na nga't hindi sila magkasama ni Joss. So, pwede nakikita natin sa photo na to na ang taba pa ni Joss, di ba? So, nakakabilib na ngayon, ang payat niya na, ha? Ganun ka bongga si Joss. At syempre, ito talaga, di ba alam naman natin na nung bumalik si Joss sa Pilipinas, isa nga sa mga pinagtuunan ng pansin talaga ay ang kanyang weight loss program. So nakita natin ang mga exercise na ginagawa niya. At kasama niya, marami siyang kasamang mga kaibigan, kasama sa Tarlac, mga kamag-anak. At talagang desidido naman si Joss na magpapayat kahit talagang grabe, intense, sobrang intense ang ginagawang training na yon para makawa. Kita niyo naman, di ba? Ang laki na ng difference, ang lumit agad ang face ni Joss at lalong lumbas ang kagwapuhan, di ba? Ang ganda-ganda ng ipin ni Joss, so. Tapos yung shape, tsaka maganda ang mga mata niya. Actually, si Joss in person, napakaamo ng mukha. Ganun na ganun yung dating niya. Kahit naman nung bata, ganun, mataba siya nung bata, di ba? Hanggang ngayon naman, mataba pa rin. Pero, ayun. So, ito, natutuwa naman ako sa birthday post na ito ni Mike Levisa for Joss. Talagang, ayun. Anyways, ito nga ang chika ni Chris Aquino. Kuya, I miss you and I love you so much. You're where you want to be, surrounded by so many people, by so many who love and care for you. Yesterday was only the fourth time in 1 year of being in the U.S. that Mama went to a mall because I wanted to be the one to choose your new clothes. I'm so proud of you because of your discipline, jogging and swimming every day. You've already lost more than 20 pounds. Kaya ang guwapo ng Joss. Some people who love and miss you from here, plus one super special person will arrive in a few days to personally bring home all your gifts. Alam na natin yung one super special person na yun. Kuya, I wish I could join them, but Mama needs a year and a half minimum of treatment because my latest blood panel confirmed I have 5 autoimmune conditions. Mama will need to semi-isolate in 3 weeks because my immunity already went down. You promised me you'll spend Christmas up to my birthday here. Please keep praying for all of us. Happy birthday to our super guapo kuya. I love you so much. And yes, I'm taking care of myself. That's how he ends all his messages, by telling me he loves me so much and to take care of yourself, Mama. Mababa. O, diba? As sa post na yun ni Chris, makikita rin ang birthday message naman ni Mark Levis. Sabi niya, happy birthday, Kuya Joss. Take care of yourself. Love, love, love. Nakita niyo naman na nakakatuwa. Pati yung love, love, love ni Chris, na-adapt na rin ni Mark Levis. But anyways, ayan. So, nakita niyo nga again, ulitin ko lang, ang taba pa ng mukha ni Joss dito, pero sa latest photo niya, talagang 20 pounds agad ang nawala sa kanya. That's parang ano na, ilang kilo yon, di ba? 10 something. Pero ang bongga, di ba? Pag si Joss talaga, pag nag-focus siya sa isang bagay, talagang focus. Tsaka even before naman si Joss, marami siyang mga activity talaga dito. Nung nandito sa Pilipinas, di ba, bukod sa nagpe-piano siya, marunong siyang, mahusay siya mag-swimming and all that. So, at tsaka gusto ko sa kanya yung
sobrang behave siya eh, yung pag nasa maraming tao siya, behave siya talaga. At alam niya kung how to mingle with people, marunong bumate, lagi nakasmile, yun talaga ang asset talaga ni Joss. Alam mong mabait at lagi nakasmile, kaya talagang bonggang magpalaki si Chris Aquino sa kanyang anak. So, ganun din naman si Bimby, pero syempre, ibang case nga itong si Joss. Si Joss talaga, naabutan ko talaga siya mula sa pagkabata. May experience ako sa kanya dito sa isang mall, sa Santa Lucia, no, parang isang opening na isang restaurant. Bata pa siya noon, ano. So, nakita ko siya na nasa escalator, yung parang naglalaro siya sa escalator, yung mga ganun. Pero marami naman na nagbabantay sa kanya, syempre. Bantay sarado rin naman ang bagket. So, yun. Happy birthday, Joss! Kahit na hindi na tayo nagkikita. Yun lang. Bongga! Maraming